guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again. It's Dearly Plinky Liamson. And yung pag-uusapan naman natin ngayon, o yung isi-share ko sa inyo, is yung difference ng traditional at online business. So, bago ko mag-share sa inyo, share ko muna yung aking kinerate na mini course about online freelancing and Facebook advertising. Ito ay ibibigay ko sa iyo ng free. Just message me on my Facebook page, www.facebook.com/dearlyplinkyliamson, or just search Dearly Plinky Liamson and click the Get Started and click the Free Mini Course button para sa iyong instant access sa aking mini course. Yes, it's totally free, 100% free, absolutely free. Message mo ako after mong manood dito sa aking vlog ngayon. Yung topic natin ngayon is about businesses, traditional versus online. For sure, kung ikaw ay nasa corporate pa rin ngayon, or corporate employee ka, or OFW ka, pangarap natin na magkaroon din tayo ng sarili nating business. Ano nga ba yung pros and cons ng bawat isa? Dati kasi, di ba, wala naman tayong choice nung wala pang internet, wala pang World Wide Web. Traditional business lang talaga pwedeng mag-build. Pero ngayon, dahil meron na tayong online, meron na tayong internet, meron na tayong World Wide Web, meron na tayong option. Yung business natin ay gagawin natin sa online. Takalan natin yung mga differences nila. Traditional business, number one, kung ang business mo ay magbebenta ka, for example, ay trading or mga general merchandise, meron kang mga items mo or may mga products ka, number one na kailangan mo is kailangan ng pwesto. Or kung saan mo ilalagay yung mga products, or saan mo i-display yung mga products mo. Meron ka namang extra lugar sa harap ng bahay nyo, or meron kang commercial space na sayo. Kung wala naman, is kailangan mong mag-rent. Dahil, syempre ikaw, gusto mo na mas maraming makakita ng mga items or products na ibebenta mo. Sa mall, usually, ang rent ay umabot ng hanggang 6 digits per year. Ako, kami, simula bata pa lang ako, meron na kaming sari-sari store. So, lalagay lang yon, or parang meron lang kaming part dun sa unahan ng bahay namin, or dun sa pinangarap ng bahay namin. So, dun nakalagay yung mga items or mga paninda ng parents ko. Sa online business naman, hindi mo kailangan ng lugar, hindi mo kailangan ng space, hindi mo kailangan ng pwesto, at hindi mo rin kailangan mag-rent. Kasi dito sa online business, for example, napili mo is dito sa Lazada or sa Shopee. Okay? So, doon mo ilalagay yung mga items mo, o yung tinatawag natin na ina-upload, or yung product listing mo. Or gusto mo ba ng sarili mo na website na kung saan doon makikita yung mga items mo. Usually, or yung pinaka-common na ginagamit for isang website ng mga nag-i-e-com ay yung Shopify. $13 per month. So, $13 times 12 natin sa 12 months in a year, more or less ay 7,800 yung magagastos mo dito sa online business mo, or doon sa tinatawag natin na online store. So, ang laki ng difference, di ba? From yung physical business mo o yung traditional business mo na kailangan mo na mag-rent ng hanggang 6 digits per year, dito naman sa online business, kung ang pipiliin mo ay Shopify, o kung gusto mo na magkaroon ng sarili ka na website na gagamitin mo ay Shopify, more or less ay 7,800 per year. So, di ba? Ang laki ng difference ng 6 digits, for example, ay lagyan natin ng exact amount. For example, is 100,000 versus sa 7,800 per year. And yung pangalawa naman is, pag traditional business, kailangan mo mag-hire ng mga tao. For example, ang business mo ay hardware. So, kailangan mo mag-hire ng cashier, ng mga magbubuhat. So, kung sino yung mga kailangan mo dun sa tindahan mo or sa hardware mo. For example, gusto mo ikaw lang yung mag-manage, or gusto mo ikaw lang yung magtao. Possible din naman yun na ikaw yung magka-cashier. Tapos, kung may mga relatives ka or sa family mo na willing na tulungan ka dun sa business mo, much better. Kaya lang, ang problema is yung time naman. Katulad nung yung sari-sari store na nakwento ko sa inyo kanina, kapag, syempre, pag sarado yung sari-sari store, or kapag walang tao doon, so wala ring benta. Pag traditional business, ganun. Pag kunwari hardware, so kung sarado yung hardware mo, wala kang benta. Or gusto natin, lagi tayong may benta. So, magsasacrifice naman is yung time. Minsan, na-experience ko, yung parents ko ay umalis or ayaw gumala. May occasion, Pasko or New Year,
or fiesta ganyan. Parang mas pinipili na mag ano na magbukas ng tindahan. Yun yung disadvantage lang kapag traditional business. Pag sarado yung pwesto mo, sarado din or wala ka ring benta. Pag naman dito sa online, example, nilagay mo sa Lazada yung mga items mo or meron kang sarili mo na website. So, 24/7 or 24 hours in a day, nakabukas or open sa mga customers yung iyong online store. Kahit anong ginagawa mo, kahit nasa palengke ka, kahit na kumakain ka, kahit na nasa bakasyon ka, kahit na nagta-travel ka, kahit na, for example, meron kayong kahit na family time, 24/7 nakabukas yung online store mo. Pangatlo is yung demographic o yung place o yung number of customers mo. Kasi kapag traditional business ka, for example, pag traditional business ka, kung saan nakatayo or saan yung pwesto mo, kung ano lang yung pwedeng ma-reach no, like pag nasa mall, so kung sino lang yung mga nagpupunta sa mall, yung makakita ng items mo or products na binibenta mo. Diba? Kapag naman sa online business, meron din naman tayong mga ginagamit na mga paid advertising or para makita ng mga potential customers mo yung mga items mo. Mga example niyan is yung Facebook advertising, Google AdWords, Pinterest ads, Snapchat, Instagram. Yung number ng potential customers mo kapag traditional business, very limited lang. Kasi kung ano lang yun nandun sa lugar niyan. Like example, nasa province ka. So, kung ilan lang yung malalapit sa'yo, malalapit dun sa pwesto mo, yun lang yung potential customers mo. Unlike kapag online business, meron tayong tinatawag na local e-commerce o yung audience natin or target natin is buong Pilipinas. Pero meron naman din mga international stores, like buong mundo talaga siya. So, di ba? Ang laki ng difference kapag traditional at saka online business. Number 4, yung capital o yung puhunan mo. Magkano yung starting capital mo? Kapag traditional business, for example, hardware, more or less, pinakamababa mong capital dyan, mga 6 digits talaga. Di ba? Kasi rent pa lang or yung place pa lang, tapos ipapaayos mo pa or ipaparenovate mo pa yung place. Tapos ay mag-hire pa ng mga tao kung gusto mo na may mag-manage nun para sa'yo. For example, yung mga cashier nga. So, syempre, papasahurin mo sila. Dito naman sa online business, pwede kang mag-start ng very minimal lang yung capital mo. Kasi nga, gusto mo, kunwari, limited lang talaga yung pera mo pang start ng capital. So, pwede kang mag-start sa Lazada, mag-start ka sa Shopee, yung hindi ka mag-build muna ng sarili mo na website. Kasi pag nag-build ka ng sarili mo na website, mas malaki dahil may mga babayaran ka ng mga apps or mga softwares. O for example, yung Shopify nga na $13 per month. Puhunan ka din kung gusto mo na gumamit ng mga paid advertising. Sa susunod na vlog ko, ayan, abangan nyo, i-itemize natin yung mga kailangan as well as may mga amounts para mas ma-visualize nyo pang mabuti. So, yun lang. So, recap lang natin yung differences ng traditional at online business. Number 1 is pwesto o yung rent. Tapos, number 2 is hire employees. For example, ay cashier. Number 3 ay yung capital. So, ngayon, for sure, meron na kayong idea kung ano yung mas mag-fit sa inyo or mas gusto nyo simula na klase ng business. Thank you for watching this video.